Nagalang po bang bawat isa? Amen! Ikaw po lang, amen po? Amen! Pero parte ng isang worker. Pag di ka na mapagod, hindi ka worker, ano po? Yun yung katunayan na hindi ka nagtatrabaho. Napagod po ba na? Amen! Parang lumakas po. Parang worker po gusto. Yung, praise po ang Panginoon na may buhay sa us. Isang biyaya na tayo ay makarating dito sa bahay-sambahan at tayo magkita-kita mo. Tayo sama-sama na magpuri at mag-iwalhati sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Yun, napakasarap na ating pag-aaralan ngayon ay bagamat mayroon na sabing pagpapalo. Subalit yung pagpapalo na yun ay para sa magulang mo nagmamahal. Amen! Meron po bang mga magulang dito? Amen! Namano na po ba kayo ng dahilan? Kaya ba sabihin mo na yan? Tent of use kayo. Ayan, kaya huwag na huwag niyong gagawin, ano po? Pag walang dahilan. Ang sabi nga yung pagpapalo ay mayroong bagay na gusto mo talagang ituwin. Ito yung tanong, naranasan niyo namang napalo? Amen! May mali ba kayo? Amen! Ayun, may karo patanong pala talaga. Kaya, purihin mo pa rin ang Panginoon, na niya ang buhay yung magpagbukasan sa akin sa tulad ng ikalawang kurinto. Chapter 13, ilawang kurinto, chapter 13, verse 11, na inakabuhay ko mayo. 11 po, verse 11, ang chapter 13, may ikalawang kurinto. Nasumpungan na po ng bawat isa? Amen! Nasumpungan na po ay buong, ano, buong pananampalataya ng ating pasabi na merong ano, pagkaunawa. Ayun, pray po ang Panginoon, sabay-sabay na ating basahin. Chapter 13 ng ikalawang Korinto, verse 11. Sabay-sabay mo na ating basahin. Hanggang dito na lamang mga kapahalan sa inyo. Sabi niyo na walang makisang kapistasan sa inyo. At hindi niyo ang mga payo ko. Nakalay sa kayo at mamuhay ng payaba. Nang sa ganon, ang Diyos na pangyayari. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yung mukha, tayo manalangin. O aming Diyos, o aming Ama, kami po'y pag-aaral ng inyong mga salita. Bawa po kayo, Panginoon, na ito'y magrema sa aming buhay at ito po'y makita po ng salibutan ito na pinapakinabangan po namin. Tapos po ang pag-asa ng mga kapatid na sa aming pag-aaral ay kaaliwa po ng Santong Espiritu sa aming mga puso at kayo po magbigay sa aming kaalaman para lubos namin ito po'y maintindihan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo makakaw po na. Naranasan niyo na po talagang ano, panghina? Amen! Lahat po tayo, naranasan na natin. At sumasampalataya ako na maging yung mga pastor, pastora, mga manggagawa, ay dumating sa punto na nakaisip na manghina. Amen po? Amen! Ano yung napansin niya sa sinabi ko? Nakaisip. Di ba ba? Minsan dinitiktakan mo lang talaga yung sarili mo na mag-isip ng mga katakot. Pagka punaso ka ng mga bagay na patingin mo yung hindi mo kaya gawin. Ano na po ba kaya minsan sa ganong sitwasyon? Lalo na pagka ganito ang sitwasyon na bagay na mayroon kang gagawin na hindi mo nagawa. O kaya mayroon kang bagay na gustong kunin na hindi napa sa'yo. O halimbawa na lang po, may sitwasyon na dapat hindi yung inaasahan mo, hindi ka dun sa sitwasyon na yun lumagay. Amen po. At kanina nabasa ko yung ano, ay narinig ko yung ano, yung scripture nung MC. Ano ba? Ang scripture niya ay Psalm 23. Tama mo ba? Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi po yung ano, devotion kanina umaga. At base doon sa binasa niya, verse 1, sabi niya, Panginoon ang aking pastor. Isahin na ako na. Napakaganda po nun eh. At yun po, yung kalimitang verse na yun, ginagamit minsan sa mga patay. Napasin niyo po? Kasi andun yung kapahingahan eh. Bibigyan kita ng kapahingahan. Kaya kita sa dundang, no, sana. Psalm 23, para po mga ano natin, sana yun. Sabi ko, ito na, kumpirmado. Ito yung sasabihin po ng Panginoon sa atin. Kasi ayaw ko sana basahin yun eh, kasi nasabi ko na kaninang bagay na. Narinig ko, yung verse na yun. Sige po, masahin natin.
Salmo, basahin niyo po yung ano, Salmo 23, 1 hanggang 3. Ano po, nakita niyo na po? Amen. Amen, basahin po natin. Amen. Kumbaga yung dalawang ngayon, una hanggang tatlong verse, langit. Di mo ba? Kapasin nyo, kasi puro biyaya. At isang mabilis na salita, pag biyaya, unahin mo ba yung iba? Unahin mo ba yung hindi mo mahal? Siyempre, sarili muna. Halimbawa, pilahan sa CR, parehas kayo makukuli. Brad, ikaw muna. Eh, parang hindi mahirap, parang mahirap paniwala. Ano ba? Kasi kailangan nyo, muna, kailangan mo rin talaga maligo. At pangalawa, meron kang inahabol na papasok sa company. Ito, kailangan mo biyaya. Biyaya ako muna. At ito yung ano, makikita rin ang Panginoon dito sa unang verse, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang at ng anuman. Amen. Amen. At kalimina niyang pagbiyaya, napakasarap pag-usapan. Ano ba? Napakasarap, lalo na yung mga patotoo. Napakasarap po yan. Pero naisip nyo ba yung nagpapatotoo nung sa panahong doon sa'yo nagdadaan? Pero ang patotoo kanina umagad, anong sabi? Iyak. Galing mo, umiyak. Di ba hindi? At yung pag-iyak, pwede mong gawin na may inarte, pero hindi yung ganun yung kasindi yung damdamin. Ano ba? Ano ba yung maiisip nyo sa ganun kasindi? Hindi ganun ka-totoo. Pwedeng makita mo na, sabi nga, yung nangyayari inside, different, ano ba? Outside, different inside. Ano ba? Merong mga sinasabi yung ano, yung, halimbawa, Kristiyano sinasabi yung ano, magaling magtago talaga eh. Di ba? Pag sinabi, oh, batian na. Tama yan, ah, makangiti na. Ay, kaaway, ako, hindi yan. Di ba? Oh, babatian. Pero pag labasan na lang ako ng church, hindi nyo napapansinan. Halos hindi nga lang kumumustahan. Pero yung sinabi ni Pablo, ano po yung video? No. Iwanan natin ito, ano po, yung sinabi ko kanina na ano, langit. Yung tatlong verse. Kasi yung pang-apat, sinabi niya na rito, basahin natin yung pang-apat ko. Meron na siyang pinagdaanan ito. Kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyo yung tungkod at pamalo, ang pag-iingat at ang dala niyo yung tungkod at pamalo, ang nag-iingat at kumaaliw sa akin. Amen. Ibig sabihin, merong pagtutuwid. At nung pinadaan ka sa ganung sitwasyon, merong pagsasanay. Tama mo? Kasi dito sa umpisa, biyaya. Hindi ka pwedeng bigyan agad ng pagsubok na hindi mo naman kaya. At sabi nga sa aklat pa rin ng Korinto, sabi niya, sapat. Yung pagsubok na ano mo, nagbibigay lang sa'yo. Walang ibibigay sa'yo na hindi mo kakayanin. Naniniwala po kayo? Amen. Lahat po ba ng pagsubok na dumaan sa'yo, nalagpasan niya? Amen. Amen. Gusto, hindi yan tao nakarampas. Kapatid, maniwala ka na. Ang sabi rito nga sa English eh, no? Ano eh, yung I walk through the valley. Ibig sabihin, merong paglampas kasi true eh. At ang sinabi niya rito, hindi siya nagmadali. Walk. Diba, wala ka na ba siya run? Diba? Pero pag minsan, ang sobrang sign, gusto mo na talaga takasan eh. Gusto ko maglaho rito sa kapalim to. Bakit? Hiya na. Tapos teleport na lang ako. Pinas na. Pero hindi pa rin. Bakit? May kahadlangan. Ano? Pandemic. At isang bagay, yung sa isip mo, baka kasi pagdating ko sa ganito, diba? Wala naman talaga ang pagkukunan eh, kaya kailangan mo palito sa Taiwan. Amen. Amen. Kaya yun nga po yung sabi nga, dito sa ano, kaya sabi nga ano, mayroon dating pastor, may nagsasabi niya sa amin, kung talagang kaya mong panghawakan yung pananampalataya mo, magkakatotos sa buhay mo. Kasi ang tunay na nananampalataya, yun lang yung magpapakilos sa Panginoon. Amen po. Amen. Pero hindi mo pwedeng paglabanin yung kalooban ng Panginoon sa kanyang pananampalataya mo. Pero kung pinapre-pre-pre, may sakit. Ano pala tayo ko, bumaling ka.
hindi gumaling. Anong nangyari sa'yo? Diba? Ito po yun. Kalooban na ng Panginoon niyo. Pinananampalataya ko. Sabi, pag gumawa ko sa pananampalataya ko, yun yung mangyayari. Sino ba itong kapag naging panalangin? Sabi nga, nakikita ko ng Panginoon. Amen. 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 Sabi nga, huwag kang maghinayang sa anumang gagawin mo para sa Panginoon kasi hindi rin mawawalang saysay. Amen. Eh, no, paano kung ako na yung mga kailangan, eh, bakit paano kung hindi naman ako tinutugon? Baka hindi na yun ang kalooban para sa'yo. Amen. Amen. Kaya nga sabi nung si Pablo, yung dumanas sa, ano po, sa ikalawang Corinto, chapter 12, verse 7, 9, 10, ano sabi niya ron? Nagkaroon lang ng sakit eh. Kaya yun yung naging ano, tinik sa aking laman para hindi daw ako ano, magpangimbabaw. Yung pagpapaimbabaw, eh yun yung ano, kayabangan. Hindi lang ibig sabihin ng pagkakasala kasi minsan tayo mamasala kung nagkasakit. Ay, hindi kasalanan niya. Amen. Ayan, ako, sobrang ang dami ng kasalanan ng tao niya. Kaya, ano, kasakit na yan. Kaya minsan yung Kristiyan, takot na takot ang sabihin may sakit siya kasi, isipin niya, may kasalanan ako. Di ba? Pero eh, kapatid, ang sabi nga, bibigyan ka ng bagay na ano, pagsumpa ka lang pagsubok yan. Dahil kasi dalawang bagay eh. Baka yun yung pagsubok o sumpa. Yun nga po. Pero sa ibang araw na natin, ano, sa ibang pagkakataon, habang mahaba na, eh, meron ako, ano, yun yung ano, yung meron akong time limit. Kaya sasabi dito, ay, yun talaga, yung para sa'yo. Kaya sabi nga, kahit anong sabihin mo, kahit anong maramdaman mo ngayon, sabi nga, yan yung control ng Panginoon sa'yo. Amen. At ito, tandaan mo, ano, mga kapatid, walang bagay na din sa mundong ito na mangyayari ng ayon sa kagustuhan mo. Lahat ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Eh, kasi lahat ang kasama nangyari sa akin eh. Umpisa mo sa una. Hindi dahil nakakilala ka sa Panginoon, yung pinaggagawa ko noong unang panahon na naligarilyo ko, nag-inom na nag-inom, nag-puyat na nag-puyat, eh hindi ko pa kinabangan dito ngayon. Wala ko, yung bari ko sa 20 dan. Ito mo na yung Panginoon sa akin ha. Ano yung pinaggagawa mo noon? Naliligo ng pagod ko, eh yun yan. Nakawa niyo pa mga kapatid. Amen. Eh yung katawan natin, ano, pasamantala. Sabi nga, darating yung araw na tayo nilipas. Tama po ba? Amen. At sabi nga po sa aklat ng mga ngaral, ay darating nga daw yung ano, yung panahon na maglalago yung mata, maalis yung mangingin natin, mangingin yung, ano, at matatakot ka mag-isa yung, ano, uuwing yung tega mo. Talagang darating yon. Amen. 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 Wala naman, siguro dito yung nanatiling, ano, isang taon pa lang. Talagang, ano, umidad. Eh, yung isang katotohanan na, ano po, yun yung plano ng Panginoon sa'yo lang. Sino yung edad 30 na rito, nagaya ko? Malapit na nga tayo ng buhay, mga kapatid. Kaya ang sabi po sa aklat ng Salmo, chapter 19, verse 10. Sabi ang Panginoon, ituro mo nga sa amin na ang buhay namin na yun ang napakaisila. Na hindi kami pwedeng magbabad dito sa aming dinadaanan. Sino po yung nakakalam na ano? Three ways. Na pagsabi, conserve water, ano, tinitipid. Na kung malalaman mo na yung buhay mo ay may katapusan, halimbawa, tatlong buhay ka na lang. Yung mga naglalaro ng mga video game pa, ingat na ingat, namasali kasi nababawasan yung buhay. Di ba? Eh ngayon, alam mo yung buhay mo ay may sila. Gagastusin mo ba yung buhay mong ito sa bagay na walang katuturan? At ang katanungan nga ng Panginoon, saan mo pwedeng gamitin yan? Sa buhay mo, para sa mundo, yung buhay mo na yan na para sa akin. Para ang pamilya mo, wala akong pagpipilian eh. Di ba kung hindi sa Panginoon lang? Kaya nga sabi ko ng pastor, amen, kung meron pa, ano, papakarapin sa mundong ito, kung meron pa talagang gusto na mangyari sa buhay mo, ano pang gusto mong mangyari, pangarapin mo na na maglipat sa Panginoon. Amen. Yun doon yung pinakamasarap na pangarap. Amen. Yung sinabi natin, ano, nangarap ka, nagkaroon ng pera. Sa kapilanan mo, nagkaroon ka ng pera, isipin mo, mamatay ka pa rin. Gusto, ang pangit mo pala ng, ano, magkaroon ng pera, huwag na nga tayo magtrabaho na. Hindi naman po mga ganun, mga kapatid, di ba? Kaya ang sabi nga, yung magyayari lang dito, yung pilit natin, yung nahabol na pera, ay yun lang talaga yung ano, magpapahirap sa katawang lupa natin. Tama po ba? Amen. Yun lang yung magbibigay sa'yo ng alalahanin. Ang sabi pa nga po, ano, yung pinakamamahal mo, yun yung magbibigay ng matinding kalungkutan sa'yo. Nangyari na po ba? Amen. Yung mga kapatid, yung mga ang Panginoon, pag minahal mo ng lubos, kailanman, mapapaiyak ka lang sa, ano, sa tuwa. Amen.
Sabi nga, yung kahit na ano, yung sa dilim, makakapagpuri ka. So, nung umaga, na inawit namin, ano ba? Yung sabi doon eh, ano, makakaawit ka kahit na ikay dumaran sa mga pagsubok. Amen. Kasi ang pagsubok sa atin, ayan na, hindi ka na dapat masurpresa. Meron bang sinurpresa na alam? Gugulatin, wala ka dito. Kung tatago, dadaan ka, ah, gugulatin. Ayun ka, alam naman eh. Diba? Wala, walang nagulat na alam. Walang sinurpresa na, oh, so sobrasahan kita ha. Ito yung bibigay ko sa'yo, dapat magulat ka. Dapat sabi mo, wow! Di ba? At kailan mo pinunahan ka na ng Panginoon? Amen. Hindi ka kailanman ano, sa mundong ito, hindi ka nagbuhay rito na hindi wala. Noon siguro, kasi ang kaisipan natin ay hanggang sa buhay lang natin. Pero ngayon, ang iba po ba? Amen. Nang dahil sa, nung kantang ano, nung nakilala ang ano, Panginoon. Diba? Nagkaroon ka na ng ano, ligaya. Diba ba? At yung ligaya na yun, kahit na mayroong gustong dumilig ng kalungkutan, oo, tama, makakalungkot ka. Oo, tama, mayroong darating na problema. Pero anong nangyayari sa'yo? Parang lalo ko palang ano, lumalakas. Diba ba? At wala po, yung parang ano lang yan, yung nag-gym. Siguro, kung yung unang pag-gym mo, hindi ka papayagan ng instructor na magbuhat agad na mabibigat. At sigurado, pagkayari mo magbuhat, pag-uwi niyo ng bahay, makakaroon mo talaga lang ng mga sakit. Kaso-kaso, pero kung matagal ka nang nagbubuhat, may level ako po yan. Yung pagtakbo, yung paglakad, pagkain, yan, no? Diba? Ang ganun may level up yan. Ganun lang po yung buhay natin. Meron mga pagkakataon na kailangan talaga dumating ka rin sa puntong ano, ikaw ay bumaba. Ayun, tuloy natin. Balik tayo sa ano po, talatang Corinto. Napakasarap mag-usapan po rito kasi ang sinabi ni Pablo rito ay hanggang dito na lamang. At meron dito yung sulat na sa English natin basahin para ano po. Hindi ako parang mag-English po eh, pero ito babasahin mo na rin. Sabi niya sa 11, ito all English. Finally, brethren, farewell. Be perfect, be a good comfort, be one of mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Naintindihan niyo po ba? Amen. Amen. Ako sa biyaya ng Panginoon siguro maintindihan po ito. Sabi niya, ano, brothers and sister, sinabi niya po rito, mamuhay ka ng ano, may kabanalan. Mamuhay ka sa ano, sa pagkakaisa. Ang sinabihan niya po ay hindi na bago. Tayo. Magkakaisa po ba tayo? Talaga ba? Opo ba, sir? Kakaisa talaga kami. Ayun yung talaga yung bilin. At yung pag... Alam niyo ba kaya tayo nagtatawagan ng kapatid? Brother, sister, na alam niyo po ba yan? Na talaga tayo ano, yung magkakapatid. Hindi man tayo sinilang naman ano, na isang nanay, isang tatay. Kaya tayo naging magkakapatid dahil ano po? Sa Panginoong Jesus. Hinamay ka po. Parang hindi ko kapatid talaga. At yung sinabi niya rito ay yung paalala. Ito po. Yung paalala niya na sinabi niya rito na ano? Na be a perfect of good comfort. Anong pagkakait niyo po rin? Tagalogin natin. Dapat kasi hindi na ako nag-English. Ano po? Ito na. Hanggang dito na lamang mga kapatid at paalam sa inyo. Ibig sabihin nito ay nag-iiwan ng bilin. At ang bilin niya, sabi niya, mamuhay ka ng ano? May kabanalan. Tapos, in maturity. Maturity, hindi ko alam sa Tagalog ng marami. Talagang okay. Maturity ay mamuhay ka ng may may katandaan. Mature. Ay, maging mature ka naman. Kilos ko. Di ba? Ano ko lang ibig sabihin? Bilin niya po ito eh. At yung sabi niya, yung paalala ni Pablo ay hinahambing niya rin na ganun din yung gawin mo. Paalalahanan mo siya. Amen. At ikaw, bilang isang kapatid, meron kang responsibilidad sa kapatid. Na pag dumaraan na sa ano daw?
Bali, masyado, hindi. Alalahanan mo siya. Kailangan ka niya. Sino mo na alala kayo? No? Bernabe Barnabas. Si Bernabe Barnabas, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay tagapagpalakas. Ngayon, tingnan mo na yung katabi mo. You are my Bernabe Barnabas. Diba? Kasi nung panahon na si Pa, si, ano ba, si Apostle Paul, ay si Bernabe Barnabas yung nagpakilala. Kasi hindi madali yung ano, yung si Apostle Paul sa aklat ng mga gawa, hindi madali yung ano naranasan niya. Sino ba naman kasing maniniwala na nagbago yung isang mag-uusig? Eh, sariwa pa sa isipan ng mga Kristiyano yung pagkamatay ni Esteban. Alam, Esteban ba? Yung pinalibag? Felipe? Esteban. Diba, sariwa pa yung pagkamatay nila, tapos anong bago na to? Ito nga yung ano eh. Ang sinabi niya, ano mo, ni Bernabe, siya yung naging, siyempre eh, halimbawa ako, nagbago nun na talaga ako, dumating ako sa church. Ako, delikado tayo dito. Kasi ito yung mag-uusig. Eh ako naman, talaga nagbago na at matin, ano mangyayari sa akin? Siyempre, manghihina ako, ayaw nyo na akong pansinin dito. Papaturo ako ng gitara, ayaw nyo na akong turuan. Ngayon, ang sinabi ni Bernabe, eh no, talagang nakakilala sa Panginoon niya. Katunayan nga, nung nagpupunan niya doon sa Damascus, eh doon, nagpakita yung Panginoon hanggang sa nakakita na nakakasilaw. Ayun, na-slain. Isay pa nga yan eh. Tapos ayun, mayroong tumubo sa kanyang mata na parang kaliskis ng isda, pinag-pray doon niya. At ngayon, ayun na, nagtuturo na ang salita ng Panginoon. Amen. Ayun. Kaya si Bernabe, yung nagpalakas sa kanya. Ang sa madalit sabi, ito lang gusto sabihin ni Pablo. Ikaw, meron kang katungkulan na palakasin yung kapatid. Amen. Amen. At hindi sa panahon na tayo, akala natin, okay lang yung kapatid dahil masaya, pupunta sa church, baka meron pang ibang nararamdaman. Kasi hindi tayo pare-pareho ng nararamdaman ko. Hindi tayo pare-pareho ng pamilya. Hindi tayo pare-pareho ng pinagmulan. May kanya-kanya tayong isipin. Tama po ba? Amen. At pag-uwi natin, pag-iwahiwalay, meron kanya-kanya tayo talagang iniisip. Kumustahin mo? Pati, kumusta? Diba ba? Minsan, pag inuubusan mo ng suplado, kumusta ka rin? Mas power. Diba? Ikaw, okay ka? Okay ka lang ba? Okay ako. Ikaw, okay ka? Parang nag-aalit pa. Parang yung ulo ng musa, isang pairos nag-asara. Huwag ka na kumustahin. Amen. Diba ba? Pero ganun talaga. At ang sabi, ang sakripisyong buhay, yung paglilingkod sa Panginoon, alang-alang sa tao. Kasi kailangan mo talaga ng ano yan eh. Kailangan mo pakumbudahan niya kasi ano, lingkod ako ng Panginoon. Meron mga kahapon, yung isang kapatid na nagtanong, kailangan daw gawin daw ng ano yan. Siyempre, hindi natin kailangan hawak lahat ng sitwasyon. At doon nga sa ano, sa aklat ng Salmo, hindi mo pwedeng iset yung set yung sitwasyon na o dito sa ganitong araw, ibuhus mo na lahat ng problema sa akin ganito. Diba? Hindi mo control. Maging mamaya, meron kang mga darating sa'yo na hindi mo talaga kaya kontrolin. Pero isa lang ang totoo. Basahin ko rin natin ang ating salmo. Isa lang totoo, ito pa'y totoo. Sa por, kahit dumanong man ako sa pinakamatindi na libis, hindi ako matatakot dahil ako, dahil kayo ay aking kasama. Amen. Nakakatakot ko ba kung may kasama? O, pastor, yung kasama ko nakakatakot. Di ba? Pero pag may kasama ko, parang confident yun eh, di ba? Matakot ko na rin tayo, paralakad tayo rin. Di ba? May madilim. Okay lang, isama lang tayo. Di ba? Kaya, mas kung talaga kung may kasama. Eva, ay si Adan, nalungkot. Bakit niya kasama? Kaya mas mabisa kung meron ka talagang kasama. At ang sabi nga, walang namuhay na nag-iisa. Yung ano, relasyon sa Panginoon, pwede ka mag-isa. Kayo at ang Panginoon, relasyon. Pero yung pagdiriwa, pagtitipon na ikaw lang mag-isa, dito na lang ako, pastor, sa Lord. Kasi kahit saan mong bagay daw, nandun Panginoon eh, kahit saan lugar. Kahit saan, pwede ka magpuri. Oh. Magpupuri na lang ako rin sa Lord, diyan kayo sa church. Di ba? Bakit hindi na magpupuri talaga? Kasi ang kasiyahan, yung pag
pag-celebrate ang kasiyahan ay talagang ano, ipapakita ng masaya sa bagay na ano, marami. Amen. 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 At tayo ano po, ang kasiyahan ay pwedeng hindi magmula sa kasama. At ang sabi nga, yung kasiyahan talagang nagmumula lang sa'yo. Maging yung kalungkutan. Kaya yung shadow na sinabi rito, hindi totoo. Amen. Amen. Shadow lang yun. Kaya ka pang mapekto ng shadow ko. Pag tinapatambak na ng shadow ko, masasaktan ka. Hindi. Kaya nga, ano ba yung shadow boxing? Gagawa ka ng imahinasyon sa sarili mo na may kaaway. Saan ka matalo ka pa, no? Matalo talaga. Ang ginawa ko ng shadow boxing. Amen. Kasi gumawa ka ng talaga ng ano, imahinasyon sa utak mo. Ano, boxing na nag-boxing doon? Sa ako ba yung utak sa ako ba? Shadow boxing ako doon sa oras eh. Diba ang hirap? Kasi yan, nasa kaisip mo mula. Kaya ang sabi niya, no? Shadow. Pagka nasa kadiliman, ano maisip mo? Imahinasyon. At ang imahinasyon mo, nakakatakot. Kaya ang sabi, kahit ano bang nasa sitwasyon mo ka, baka nagpapagulo lang talaga sa'yo, baka yung nagpapabigat lang, yung imahinasyon mo. Yung baka ko. Meron mga verse dito, hindi nang bubago sa akin. Sayas yun. Eh, ano po, ito lang sa devotion, kung naman yung devotion, ano po yun. Ay, ano, yung baka, habang naglalang tayo sa baka, dinugtungan ko lang. Kasi yung baka, yun talaga yung ano, kapahinaan ko. Baka kasi kayo, pag ginawa ko, mag-church ako ng church, bakit hindi mo kakaloon yan? Di ba? Baka pag ako yung laging sa church, ako yun, baka. Amen. Ano yung puro-puro? Walang katotohanan. Yan, balik mo tayo. Basta tayo ng ano, ng mga verse. At ang sinabi ni Pablo Puro na yun, ano, rejoice. Doon sa binasa po natin. Ano na yung rejoice? Ano? Ano ba? Ano ba? Naisip ko na agad na ano? Nakasay pa? Rejoice! Ano sabi? Magalang! Amen! At sabi niya po sa aklat ng Filipos 4:4. Filipos 4:4, ang sabi niya po ron? Buti niya ako tayo kay Jesus. Jesus talaga. Ano po sabi niya sa rejoice sa Filipos 4:4? Saya mga kapatid, Diyos. Magalak kayo. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. Ang sabi niya, inuulit ko, mayroon pang pag-uulit, ano? Magalak kayo. Ayun. Ang sabi niya, rejoice. At sabi, mamuhay ka ng ano, may kabanalan. At yung talagang naliligayahan, yun yung ano po, napalaya. Amen. Walang dito, ba't ganyan ka magpuri? Pero yung mukha, parang ano, sinaklo ko ng langit at lupa. Nakakilaw ko ang Panginoon. Pinatangko ko ng Panginoon, kaya pinanghina ako. Pero bang gano'n? Wala. Lahat ng pinalaya, lahat ng pinatangko. Sabi niya, pag nakilala na ano, ang sabi niya mo sa ano, pag nakilala mo talaga, at pag napasayo yung tubig, di ba, na nagbibigay buhay, baka ikaw pa. Yung humingi sa akin, sabi ng Panginoon Jesus po sa babaeng Samaritana. Di ko ba? Na pagka nakatagpo mo talaga ng mga katagpo mo, buhay talaga. Kaya yung ano po, Salmo 23, para sa buhay. Ano po? Para sa buhay yun. Madalas ginagamit sa ano yun? Sa mga Good Shepherd, Foreigner Service. Sabi ko, para sa buhay talaga yan. Amen. Kasi ano yun eh, yun yung ano, yung sinasabi ng Panginoon na eh, talaga yung gagawin ng Panginoon. Siyempre, pangako mo ng Panginoon yan. Walang ipinangako yung Panginoon sa'yo na hindi totoo. Meron ko bang pinangako ng Panginoon na hindi totoo? Wala ko. Pagi ngayon sa panahon natin, pangako ko ng Panginoon sa atin yan. At kung sinabi niya na ikaw, kung meron ko bang pagsubok sa buhay mo, may pangako yung Panginoon. Ano sabi niya? Manatili ka. Yung labo mo, ibigay mo sa akin. Amen. Ako makikipaglaban. Amen. Si David mo sa morning yan eh. Saan mo? Alam ni David, bakit? Kung sa unang laban pa lang niya kay Goliath, nasa kanya yung Panginoon. Amen. At kung ikaw po nakatagpo ng Panginoon, kung ano ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, sabi siya, panatili ka lang. At ang sabi niya, yung ganyang sitwasyon mo, kailanman hindi makakapanayin sa'yo.
Maaari ngayon, malungkot ka. Hindi pa tapos. Amen. Kasi pagkatapos na yan, maging masaya ka. Tama ba? Pagtapos ng problema, malungkot ka pa rin ba? Hindi. Pero tandaan mo, pagkayarin itong gabi na ito bukas, maga. At pagkayarin ang takulan, tag-arap. Ganun ganun lang po yan, mga kapatid. At hindi ka pwedeng masurpresa. Pagtulog mo, pag-visit, ay maga! Amen. Seto muna eh. Kaya pag-visit mo, gabi pa rin. Diba? Hindi pwedeng mag... Eh, ano ibig sabihin nun? Hindi pwedeng magtagal yung mga pansamantala. Amen. Amen. At ang sabi nga, na yung totoo, ang makakasumpong lang sa totoo ay yung totoo ang naghahanap. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Inaanyahan ko po kayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. At yung mga awit po, yung pinaawit na muli, ay pwede po pa natin awitin kung hindi po kamataw. Bago po kayo manalangin. Tandaan niyo po na yung kalungkutan ay hindi ka kaya maapektuhan. Kahit na anong sitwasyon mo ngayon, kapatid, matatapos yan. Basta ang gawin mo, huwag kang umalis sa Panginoon. Ngayon mo masusubukan yung Panginoon. Pag may sakit ka, ang sabi mo, ang Panginoon ang papagaling. Umapit ka sa Panginoon. Pag meron kang problema, umapit ka sa Panginoon. Wala kang pera, God is may sustain. Amen. Kung gusto mong maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon, kailangan mong talagang dumaan sa mga ganung bagay. And bless po, mga tayo. Uli tayo sa Panginoon. Thank you.
Hallelujah. Meron mga pagsubok ngayon? Meron mga karamdaman? May nais mo bang kaalangan ngayon sa Panginoon? Hallelujah. Ibigyan ka na kayo ng kapatid ng pagkakataon na ikaw mismo lumapit sa ating Diyos. Hallelujah. Ikaw mismo sa iyong kinakasayuan, sa iyong sariling pananampalataya, pwede mo kausapin ang ating Panginoon. Ano man yung pwede mo sabihin sa Kanya, Siya lang nakakarinig sa iyo, Siya lang yung may kaya gawin sa iyo. Anong gusto mong gagawin sa iyo? Hallelujah.